What's up mga bulero? So welcome back. So to this video, panoorin natin tong game to nila Coach Kit. So dito to kay Top Notch Sports. So talo sila dito eh. Tingnan natin yung mga highlights. And nakalagay sa title is Kitty Menes bigo na mag-champion sa PSL. Binuhos na ang lahat at nakipagpatayan pa para sa bola. So tingnan natin kung paano nakipagpatayan at binuhos lahat ni Coach Kit. So, ako hindi ko siya napanood ng buo or napanood ng buo. Kahapon napanood ko yung kahapon ba to? Tama ba? Napanood ko yung first quarter. So, maganda yung laro nung Davao. Veterans move sila, yung ibang mga player ng kumana, si Lara Rodriguez, yung mga veterans. So, tingnan muna natin to kung ano yung mga highlights dito. So, supportan niya si Top Notch Sports, kaibigan natin niya. So, tingnan natin kung ano yung heights dito. Sa mga hindi pa nakapanood, samahan niyo ko, panoorin na natin. Game! Jimenez at Davao Occidental Tigers. Bigong makuha ang kampiyonato ngayong season sa PSL matapos makalasap ng pagkatalo sa Pampanga G Lanterns. Game 2 na ng final sa Pilipinas Super League kung saan isang panalo na lang ang Pampanga G Lanterns kontra sa defending champs Davao Occidental Tigers para magkampiyon ngayong season. Kaya panoorin natin ang highlights ng kanilang bakbakan. Basta i-like mo lang ang ating video bilang suporta and mag-subscribe for more Mavs highlights and updates. Pero bago ang lahat, ang video na ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. So, hindi ko alam kung second quarter nakapasok na si Coach Kit, third or fourth, hindi ko sure. Basta first quarter lang yung napanood ko, kasi may ginawa rin ako. Gusto ko sana panoorin ng buo para malaman ko rin talaga kung hindi talaga mananalo yung Davao sa ano. Pero sa akin lang yun, kung sakaling mapanood ko yun. Sasabihin ko lang yung mga napanood ko, nakita ko. Tsaka yung based on paglalaro ko rin ng basketball kahit liga, mga liga labas lang, tapos mga papanonood ko ng mga pro game. So, pero hindi ko man napanood ng buo. Dito na lang tayo sa highlights. So, ito na. Responsibly. Ayun oh, grabe yung depensa oh. Ginawa din nila Papa Bear and Bo nung last. So, wala ibang gagawin yung Davao. Sa first quarter na panood ko na yung si Justin Baltazar talaga yung pinaka-key ng ano ng Pampanga. Malaki, marunong gumalaw sa ilalim. Pero pagka napestuhan na siya, medyo naiilang siya. Kaya dapat pa tawag dito, hindi mo na papasukan ng shaded yan. Pagka wala sa kanya yung bola at may tumira sa kalaban ay sa kakampi niya sa Pampanga, dapat din yun na palapasukan ng loob yan kasi kukuhain niya yung rebound kasi nga may height tapos marunong din pumesto. Kaya dapat unahan nyo na. Now they go to Rodriguez to that fake off the glass again. Masahe sa ilalim Rodriguez. Grabe talaga. Alam nyo yung si Rodriguez, ano yan eh, tawagin yan sa ano eh, laki bo- parang ang laro niya hindi pang superstar, hindi pang star player, pero kaya niyang pumuntos, dumipensa yung panahon na nasa rain or shine siya, hindi ako nagkakamali, tama, rain or shine, tapos meron pa siyang ibang team eh. Ganun yan laro niyan. Role player siya pero kaya niya pumuntos. Eh no, di ba? Dapat ina-trust niya na yun, hindi niya pinilit ko ayun yung dalawa tayo. Hala. So, ibang ni Coach. So, ayan. Ayun yung hindi ko gusto kay Coach Kit. Yung ginawa niya na
sinilaksak niya. Kasi, ano eh, nasa pro league ka na eh. Siyempre, dapat may play na, may play. Hindi pwede yung ganun na man-to-man, sasalaksak ano, mag-penetrate ka. Kahit nasabihin natin yung lamang ka, kaya mo. Siyempre, alam mo may sasalubong sa iyo sa loob niyan. Siyempre, mga sanay, mga mahusay din yan, kaparehas niya. Mahirapan siya sa ganun. Hindi pwede sa mga matataas na liga yun yung sasalaksak mo sa one-on-one. Depende siguro kung may play kayo na ganun, isolation, pwede yun. Pero, yung sasuloy mo talaga na ganun sasalaksak, hindi siguro. Na hindi, kaya siguro rin hindi rin nabigyan ng magandang playing time si Coach Keith. Dahil sa mga ganung ano niya, galaw niya. Kasi hindi niya talaga, para sa akin, play talaga, may play na yan mga yan. Ito. Oh, pwede niya naman iabot kay Larry Rodriguez eh. Robles. Lamang na. Buti na lang pumasok ko. Sa kabila ka nung... Yung sumabay dito, si Sangga lang. Napanood ko rin yung first quarter. Grabe rin. Mahusay din kumuha ng bola, pumesto. Basic lang din siya maglaro pero ano, tawag doon? Sigurado, sigurado. Ah, apat na lang. Ayan o, diba? Yung mga ganyan four shot. Baltasar, Vintes. Baltasar, Garcia. Garcia drives inside, left defense. Grabbing Villasoto. Dingig Surigao del Norte. And Emma Chalo of the glass, Vintes. Iga na si Coach Kit dito. Nagumuna! Ayan na naman. Medyo, ano siya, medyo, hindi ganun siya, ano. Ayan, yung mga sa harap natin si Spider. Palitan lang eh. Conception! The bounce for the... Oh pala! Oh pala! Sorry! Ah, dito na si Coach Kit. Magbabalik si Kit. Iniwan kay Agumina, Blanca, pangalawa! Tapal na naman. And that's the block party for G-Letters. Pag-OH win tonight. Naabot. Laki rin ng tumapal eh. Sagutan. Pero kaya, Kitty Menes fires from three at nakakuha ng yung mga ganyan. Usually, ganun yung mga coaches, di ba? Pagka yung siset up ng play sa'yo. Yes. Nabago niyo sa'yo ng mga naman. Now, they're in a hurry. Kitty Menes with the nice. Three against three. Subido fires over. But kapus! An air ball. Pick ng bola. Sa kanila ulit. Trap pass. Baltasar, Mission. Buti na sumablay. Subido, safe. Goes to walang tawag. Offensive. Block ni Paul. Papel. Talo, Armigina. Talo, Vintes. Robles. Offensive rebound. Wilson, top of the key. Bang! Dumayal eh. Dalawa. Ayun. Pero ito. Binawi. Girls, ito yung aming tweet po sa inyo. At pinapabatid ni Ma'am Janice Chan. Si Red Red. Nanunood sa atin mula sa Damayan. Madalwi. Naulado si Wilson. Lalo yung biggest fires. Kapdagangon. Foul. Wala na. Malayo na. Franz Miguel Soliano. 18 rebounds para kay Justin Baltasar. Dethrone. Talo sila, 79-72. So, ako, masasabi ko lang, yun nga. Yung kay Coach Kit, yun yung mga dapat niyang i-improve. Yung mga sasalaksak niya ng gano'n na pe-penetrate niya. Mas maganda yung kumuha lang siya ng bantay or may sumalubong sa kanya. Tapos drop pass niya. So yung indrapas niya kanina na natapal, medyo alanganin kasi yun eh, kumpulan dun eh. Ayun yung pag-aralan niya, yung pagka, kaya niya naman yun. Kaya siguro hindi niya rin malabas ng
maganda-ganda kasi nga yung playing time niya eh. Yung paisa, yung playing time. Kulang sa playing time si Coach Kit. Pero siyempre, finals yan. Kailangan ng mas more on playing time yung mga veterano. Kasi sila kahit papano, may mga experience na yan, mga ganyan. Sa mga gantong final game, sa mga crucial game ba, kung tawagin. Pero siyempre, hindi naman sila ganun katagal nagsama eh. Itong liga lang to eh. Itong taon pa lang to nagsama sila, kaya yung chemistry hindi pa ganun kalakas. Mga 1 to 3 years kung sila pa rin magsasama, yan, pwede na yan, solido na yan. Hirap na tibagin yan. Kung dudusin, kayang manalo ng Davao eh. Kaya lang kulang sa series. Total, dapat game 7 to eh, kasi pro league naman to eh. Sayang, di ba? Doon malalaman kasi mapag-aaralan talaga. Meron yung mga magic bunot na sa bench na meron palang ilalaro, ilalabas. Ganyan sa mga playoffs, ay mga finals kung tawagin sa mga pro. So at least, di ba, lumaban naman yung Davao eh. Maganda rin naman yung pinakita nila. Siyempre hindi naman papatalo yan. May mga off game talaga, may mga error, hindi maiiwasan yun. Pero siyempre, press ng mga gusto manalo niyan. Kaya yun lang yung masabi ko kay Coach Kit, yung improve niya yung ano niya, yung yung isolate, pag nagkaroon siya ng isolation. Kasi magaling siya kumuha ng ano eh, ng bantay. Mapapasunod siya, pwede siyang i-double team pag naiwan niya yung una eh. May sasalubog sa kanya. Sigurado may ma-open na dun. Yun na lang yung pag enhance niya, kasi una, laro niya, uno. Minsan, dos, di ba? Yun ang trabaho niya, mag-drapas. Kasi hindi naman pwedeng kaya niya lahat sa laksakan eh. Tapalan siya ng tatapalan doon kung malalaki yung kalabantay niya, di ba? Abangan lang siya. So, yun lang. So, abangan natin sa susunod pa yan, mga game ni Coach Kit. Mag-improve na mag-improve yan kasi kailangan mo talaga ng experience sa laro eh. Sa mga ganyan pro na. Kailangan mo magdaanan lahat ng liga na, ng mahabang proseso, hindi basta-basta lang. So, yun lang. So, hanggang dito na lang. Supportan nyo Stop Nag Sports, kaibigan natin yan. So, si Coach Kit, supportan natin yan. Ako, followers, subscriber ako nyan. So, hanggang dito na itong video na ito. Hanggang susunod ulit. Peace!